Babalik na yung E3 ngayong taon. Kaya lang wala daw show yung Sony, Xbox, tsaka Nintendo. Bakit nakakalungkot yung balita na yon at sana magbago pa yung isip nila? Pag-usapan natin. Pag may gaming event o showcase, hindi ko pinapalampas yan eh. Talagang inaabangan ko yan. Sigurado papanoodin ko yung livestream yan. Isa sa mga paborito ko, syempre yung E3. Lalo na pag showcase ng Big 3, wala akong pinapalampas dyan. Pinag-aawayan pa nga namin na rin dati yan eh. Kasi nung nasa Dubai kami, madaling araw dun yan. Sabi niya pwede naman daw bukas na lang panoodin pagkagising. Pwede naman nga, pero ayoko nga. Tandaan mo hindi na pinagpapabukas yung pwede mo nang gawin ngayon. Sa isang bagay ko na nga lang ginagawa yung kasabihan na yan eh. Tatanggalin mo pa ba? Kaya bukas yan, hindi kami mag-uusap niyan. Hindi pa ako pwede mag-sorry nun eh. Kasi mamayang madaling araw, Xbox o Nintendo naman. Magkakaibang araw kasi yung showcase ng tatlong yun eh. Kaya ibig sabihin, sa isang araw pa ako magsosorry. Mas madali mag-sorry kaysa payagan eh, diba? Kaya nung in-announce na ibabalik daw yung E3 sa 2023, excited ako. Plano ko pa nga mag-livestream nun eh. Baka lang may sumabay sa inyo manood sa akin. Kwentuhan tayo sa chat habang nanonood, diba? Chill lang, relax lang. Kaya lang binalita na yung Sony, Xbox at Nintendo, yung Big 3, wala daw show sa E3. Nakakadismaya. Kasi yung showcase ng tatlong yan yung inaabangan eh. Tsaka usually kung may bagong hardware, dyan yung teaser o kaya naman announcement. Kaya hindi magandang pangitain sa mga naghihintay ng PS5 Slim o kaya naman ng Switch 2. Pero malay natin, may sarili silang showcase para sa mga announcement na yan. Malamang naman ganun. Pero mas maganda pa rin sana talaga kung sa E3 nila gagawin. Sana talaga bumalik sila sa E3. Pag dun kasi, ibang level yung ginagawa nila eh. Yung Sony lagi pang may orchestra. Sobrang special bawat announcement yung ginagawa nila. Kasi magkakasabay sila sa isang event eh, kaya may pressure. Hindi sila pwedeng magpasapaw sa iisang event lang. Ang sarap panoodin ng ganun kasi bawat nanonood, may kanya-kanyang opinion kung sino yung nanalo. Pwera sa mga fanboys, wala nang pag-asa yung mga yan. Kung alin yung brand nila, yun lagi yung panalo para sa kanila. Kaya ngayon na solo-solo na yung mga showcase ng tatlo na yan, may mga magandang showcase pa din naman na nangyari. Pero ito, ilang Nintendo Treehouse na ba yung naging support? Yung huling developer direct ng Xbox palpak. At may mga State of Play din na naging sablay. May maganda pa din naman silang naging showcase, pero wala nang naging kasing ingrande kagaya ng mga ginagawa nila sa E3. Kaya sana talaga bumalik sila sa E3. Matagal pa naman eh, sa June pa, kaya posible pa silang umattend. Kahit na dalawa o isa lang sa kanila. Tsaka kung wala yung mga yun, anong ila-livestream ko? Ubisoft? Makikisayaw-sayaw ako sa Just Dance? Pag wala din kasi yung tatlong yun, tingin ko parang walang masyadong point para manood eh. Para kang pumunta sa Chowking, tapos hindi ka rin naman umorder ng halo-halo. Ba't ka pa nag-Chowking kung hindi ka din naman maghahalo-halo? Tsaka tingin ko pag wala yung tatlong yun, posible mamatay yung E3 eh. Sana naman hindi mangyari yun. Kasi sigurado naman hindi lang ako yung nag-aabang sa mga ganong event eh. Tingnan natin, baka makahanap sila ng paraan para mapaganda pa din yung event kahit wala yung tatlo. Mahirap gawin, pero posible naman, di ba? Kagaya nitong asawa ni Mel from Everything and Anything. Para sa asawa niyang si Belle, salamat daw sa PS5. At sana mabilan mo din daw siya ng Xbox. Promise daw, siya ulit yung maglalaba at maghuhugas ng plato for 5 years. Love, Mel. 5 years? Magandang deal yan. Kung ako yan, bibilang ko na ng Series X, bibilang ko pa ng Series S. Para may reserba. Sakto malapit na yung Valentine's. Magandang regalo yan. Kagaya din ni Sar Esmani. Gusto niyang ipabati yung gamer wife niya na si Kat Esmani. Diba? Basta gamer, sweet lover. Sana maging masaya yung Valentine's nyo. Balitaan nyo ako. Ikaw din Mela, sabihan mo ako kung effective. Para pag lumabas yung PS6, ganito ulit yung technique. 10 taon na laba at hugas na yung gagawin mo dun. Pero kayang-kaya mo yun. Sino pa ba yung mga butihing gamer husband o boyfriend dito? Attendance tayo sa comment. Like na din ang video. Subscribe ka na din para makita mo yung mga susunod na videos. Yun lang, yun na yun.